Yon mga kasolar, medyo kakaiba ang video natin ngayon dahil magte-testing tayo. Magte-testing tayo na mag-supply ng AC charger papunta dito sa ating input ng ating solar charge controller. Ito guys yung ating solar setup. Meron tayo ditong 30 amps na solar charge controller. Dahil marami akong nababasa mga comment at suggestion sa iba't ibang solar group sa Facebook, kaya minarapat ko rin gawin itong video na ito para mapatunayan kung talaga bang pwedeng gawin yung ganong setup. So guys, ito yung ating wiring galing sa ating solar panel. Yan, dumaan siya sa breaker papunta dito sa ating charge controller. At ito naman yung ating wattmeter papunta sa battery natin. At ito yung saksakan ng ating load. Ito yung wattmeter niya para makita natin kung ilang watts at current yung pumapasok sa battery natin. So bali ang battery natin ay lead acid 22Ah. At ito naman mga kasolar yung power supply na gagamitin natin. So bali ang brand dito ay Minuel brand. So ang output supply niya ay 24 volts 4.5 ampere. Ito yung kailangan natin na boltahe para mapagana ang o makapag-charge para sa 12 volt battery. Dahil hindi tayo pwedeng gumamit ng 12 volt na power supply, kailangan nating mas mataas na boltahe. So bali katulad ito ng o malapit sa boltahe ng isang 100 watts na solar panel. So ikabit muna natin mga kasolar itong power supply natin. At ito namang wire na galing sa ating solar panel ay ikakabit natin dito sa output ng ating AC power supply. So patayin muna natin yung breaker. So yan, hindi na siya nag-charge. Tapos ikabit natin yung wire niya papunta dun sa ating AC power supply. So, hinugot muna natin yung saksak niya para safety tayo. So yan mga kasolar, pwede na nating testingin. Isaksak natin yung AC supply. Tapos i-turn on natin yung switch. Yan, may power na yung ating power supply. Pero hindi pa naka-on yung ating breaker. Yan. Tapos i-on natin ngayon para makita natin kung mag-charge ba talaga siya. So i-on natin yung input ng ating solar panel. So yan mga kasolar, nag-charge. So nag-charge nga ba mga kasolar? Tingnan natin yung output papunta sa battery. Ayan. Nag-e-error siya. Hindi consistent yung output niya. Patayin muna natin. Ayan. So 0-0 siya. Tapos kapag binuhay natin, ang solar charge controller natin naka
indicate na nagcha-charge. Pero dito sa output natin ay pabago-bago yung kanyang output papunta sa battery. Dito sa power supply natin, may maririnig tayong sound na nagki-click. Ayan. So bali meron pa akong isang power supply dito. Testingan natin, ito naman ang testingan natin, baka gumana ito. Bali 24 volts output din siya. Pero 2.9 amps lang siya. So testingan natin ito. Itong wire output ng ating power supply, ikabit natin dito sa terminal block. Pagkatapos, ikabit natin yung wire papunta sa breaker. So, i-on natin yung ating breaker para makita natin. So, ganun din mga kasolar. Nag-charge din. Pero nagpi-flicker yung ilaw natin. Dito sa parte na ito ay naaapektuhan yung ilaw na nakasaksak dun sa outlet. Kaya minarapat ko na patayin kaagad yung breaker. Tapos tingnan natin yung output niya dito sa wattmeter natin kapag tinurn on na natin. So mga solar, ita-turn on ko na. So ganun din. Wala rin siyang output. O baka naman gagana ito mga kasolar kapag MPPT yung charge controller natin. So tara, palitan natin ang MPPT charge controller. Gamitin natin itong isa kong charge controller dito. So bali MPPT ito. Kung napanood nyo na yung iba kong video, yung video teardown nito, so makikita natin doon. So tanggalin muna natin itong ating PWM charge controller. Patayin muna natin. Tapos disconnect natin yung battery. Naikabit ko na mga kasolar yung ating MPPT charge controller. So i-power up natin yung kanyang battery. Tapos naikabit ko na rin yung kanyang output galing sa ating AC charge controller. So yan, hindi pa siya naka-on. Ayan. So isaksak natin yung power supply natin. So yan mga kasolar, naka-on na yung ating power supply. Pero hindi pa natin ini-on yung ating breaker. So tingnan natin kung ano mangyayari kapag in-on natin yung ating breaker sa solar panel. So mga kasolar, i-on na natin yung breaker natin. So lumabas na yung icon niya, MPPT. Tapos tingnan natin yung output doon sa battery. So yan mga kasolar, stable yung output niya papunta doon sa battery natin. So gagana pala siya kapag MPPT yung charge controller natin. Pero kapag PWM, hindi siya gagana dahil yung output niya ay hindi stable. Ito stable na stable yung output niya mga kasolar. So success tayo sa MPPT charge controller.
Kaya nagsaliksik ako sa internet mga kasolar kung bakit ganito yung resulta ng ating test. At sa aking pagbabasa sa iba't ibang DIY solar forum, ay ito yung aking nakita na makabuluhang sagot. Screenshot ko na lang mga kasolar at kung gusto nyo nang mabasa, ay i-post nyo lang itong video natin. Ito yung mga potential na maaring mangyari sa ating dalawang klase ng solar charge controller kapag gumamit tayo ng AC power supply bilang panghalili doon sa ating solar panel.